Ama ng wikang pambansa, Pangulong Manuel Luis Quezon. I, Manuel Luis Quezon, hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Naitalagang ikalawang pangulo ng bansa noong 15 ng Nobyembre, taong 1935. Bagaman ikalawa, sa kanyang pagkakaupo bilang ama ng bansa, marami ang naitala sa ilalim ng kanyang pangalan bilang una. Sa kauna-unahang halalang pangbansa ay tinalo niya si Pangulong Emilio Aguinaldo. Si Quezon ang unang pangulo ng Philippine Commonwealth. Siya rin ang unang presidente ng bansa na nanungkulan ng dalawang termino. Bilang pangulo, kabilang sa kanyang mga nagawa ang mga sumusunod. Nagkaroon ng batas na nagtatakda ng minimum wage para sa mga obrero. Kasabay nito ang pagkakaaproba ng batas na nagtatakda naman ng 8 oras lamang na pagtatrabaho para sa mga manggagawang Pilipino kada araw. Sa kanyang pamumuno, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Naging maayos ang sektor ng agrikultura na nagbigay daan sa paglago ng pangangalakal ng ating mga negosyante sa pagluluwas ng mga produkto sa buong mundo. Binigyang prioridad din ni Quezon ng edukasyon. Kaagapay si Rafael Palma, ang dating presidente ng Universidad ng Pilipinas, na itatag ang National Council of Education. Sa pamamaraang ito, nabigyang tugon ang pagdami ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Bukod sa pagbibigay kahalagahan sa kinabukasan ng mga kabataan, sa Administrasyong Quezon din nagkaroon ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. At sa lahat ng mga ginawa ni Pangulong Quezon, ang pagdedeklara sa Tagalog bilang pambansang wika ang tumatak sa kanyang pangalan. Iniutos niya ang pagtuturo nito sa mga paaralan simula noong taong 1940. Muling naihalal na Pangulo si Quezon noong 1941. Ngunit hindi ito naging madali dahil kasabay nito ang pangalawang digmaang pandaigdigan na nagbunga ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Palipat-lipat ang kanyang naging opisina, bunga ng sitwasyong ito. Una sa korehidor kung saan siya nanumpa para sa kanyang pangalawang termino. Sa pag-iwas sa mga Hapon, nakapagtatag din siya ng kanyang opisina sa Visayas at sa Mindanao at sa imbitasyon ng Amerika na natili siya ng sandali sa Australia bago makarating sa Amerika kung saan niya ipinagpatuloy ang kanyang pamamahala at ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary.